Usong-uso po ngayon itong drug testing para sa mga kandidato. Ano po? Kanya-kanya sila ng pagpapatesting. Ang problema, yung credibility noong pong testing, ha? Yung drug testing, kapani-paniwala po ba, mga kaibigan? Yan ang tanong eh. Yan ang pinakapangunahing problema kahit na sabihin mo na ikaw ay sumailalim sa drug testing. Abay, ano ho eh, ang tanong eh, kanino ka nagpa-drug test? Di ba? Kasi merong balita na ito raw si Bongbong Marcos na siyang pinakapangunahing pinatutungkulan o sa kanya po tumutukoy yung patutsada ni Presidente Digong Nyo. At dahil dyan, mga kaibigan, napilitan silang maglabas ng isang dokumento gaya ng sinasabi naman natin na hindi pwedeng sabihin mo na hindi kami pinatutungkulan yan, di ba? Kailangan ba paniwalaan mo na yung salita lang, ha? Parang pangako yan eh. Di ba? Ganun din yan eh. Walang hiya mga politiko eh. Lalo na yung mga nangangako ng hindi naman totoo. At ang masama, kinakasangkapan pa pati pangalan ng Panginoon Diyos sa panluloko. Hindi ba? Yan ang pinakamasama, ha? Pero yan ang nakikita natin. Hindi ba? Na ginagawa ng mga kandidato ngayon, yung kaladkarin ang pangalan ng Panginoon Diyos. Mga kaibigan, ngayon dito sa isyung ito, hindi naman ho lahat ng kandidato ay hinihingan yan, di ba? O kaya ay kinakailangang maglabas ng drug test nila. Nakapagtataka rito yung mga pinagsususpetsahan. Pinagsususpetsahan si Bongbong. O si Isko, duda rin ako dyan eh. Kasi may mga bali-balita na dati yan eh. Pero tinatanggi nila, di ba? Yun na nga ang problema. Ngayon, merong nagpa-testing sa Dangerous Drugs Board, di ba? Sa DDB. Tama ba ako? Nag-negatibo sila. Sino ito? Si Lacson at saka si Soto. Hindi naman kayo yung one eh. Hindi naman kayo yung suspect eh. Pero iniisip nila, magagamit nila siyempre yan sa kampanya. Di ba? Pero ganun pa man, mga kaibigan, ay nagpa-testing sila. Sino ba yung unang naglabas? Ha? Si Bongbong nagpakita ngayon. Ha? Napilitan sila yung kampo nila kasi salita lang eh. Na hindi sila yung tinutukoy. Pero alam na alam mo yung description, di ba? Kasi yung pagkakadescribe po maliwanag eh na hindi tumutukoy sa ibang kandidato. Pero kulang yung kasi ang pinagsususpetsahan dyan marami. Ngayon, dyan sa mga pinagsususpetsahan, merong mga nagpa-drug test pero lumabas na negative. Katulad nitong si Bongbong Marcos, mga kaibigan, negative daw siya sa drug testing na inalabas. Ang problema ho, kinu-question yung credibility, yung pagiging katiwa-tiwala nung drug testing na pinuntahan nila at nag-certify na siya'y negative, ha? Negative na nga ito sa accomplishment, negative pa raw dun sa drug test, mga kaibigan. Alam niyo ba kung ano pinupuna nung iba ron? Yung drug testing result daw na ipinakikita ng kampo ni Bongbong Marcos, yung signatory o yung nakapirma ron na analyst, ang apelyido yata ay Reyes. Alam ba ninyo na Mayo pa raw, buwan ng Mayo pa, ay nag-resign na yun eh. Doon sa sinasabi nila kung saan man yan, na dapat ay ma-check daw yan kung
authentic. Eh kung yung eskwela nga nito eh, kaya walang credibility, di ba? Kasi yung kanyang sinasabi dati na nag-graduate siya kung saan-saan, sa Oxford pa eh, di ba? Eh, lumabas na hindi po totoong nakapagtapos siya eh. Pero ang pakilala niya, eh nag-graduate siya, degree holder siya. Eh pero wala naman, mga kaibigan, mismong yung Oxford ang naglabas ng pahayag na walang nakatapos na junior ho, doon sa kanilang paaralan. Ngayon, yung mga mali doon sa report daw, hindi naka-specify ang specimen kung anong drug testing ibig sabihin ang ginamit, di ba? O ang ginawa sa kanya. Paano ka ba din drug test? Sa pamamagitan ng ano, ng ihi o ng dugo, di ba? May mga test yan eh. O DNA ba yan? Kasi ang bilis eh. Dapat nakalagay yung specimen na ginamit. O number two, yung transaction date ng paglabas ng report after ng drug testing. Naka-indicate doon sa pinakikita nila na lumalabas sa social media, mga kaibigan, eh 2 minuto lang yung pagitan. Ano ba? Nag-testing ka ngayon. After 2 minutes, may resulta na. Ha? Yung drug testing. Yan ang kinu-question nila. Ha? Tapos, yun daw telephone number na nakasulat dun sa stationery, ha? Eh kulang ng isang numero. Ha? Na, kasi may bago na tayong numero ngayon eh. Di ba? Lahat ng mga numero dito sa Metro Manila eh dinagdaga ng 8 sa simula, di ba? Dahil 8 na yung number ngayon, hindi katulad dati 7, yung landline, oh, landline number. Oh, eh kulang daw yun, wala yung 8. At bakit daw ang pangalan ng laboratory? Di man lang nakumpleto. Ha, St. Luke's. Hindi raw gumagamit, ha, ang St. Luke's Medical Center sa mga logo or names nila. Ang nakalagay usually is St. Luke's Medical Center. Ayun, hindi ko napansin yun dahil ang labo nung kwan eh, nung kopya ng kumakalat na resulta ng drug testing daw di umano ni Recto Boy, Juan Bongbong Marcos, ha? Eh, madali gawin yan eh, yung certificate na yan eh. At saka pangalawa, kahit sabihin mo pang sa DDB ka magpa-undergo ng drug testing, eh, may posibilidad na pagdudahan pa rin eh, mga kaibigan. Katulad si Vice President Lenny Robredo, hindi naman siya suspect eh, di ba? Hindi naman siya pinaghihinalaan dyan eh. Oh, eh alam naman natin sigurado yan na 100.1% yan. Ha? Hindi naman siguro nagdodroga yan. Ha? Wala naman sa itsura niya, di ba? Hindi man siya nag-grind ng kanyang ngipin, di ba? Hindi naman nagngangalit yung ngipin niya. At pangalawa, mga kaibigan, hindi naman siya nagkakasino sa gabi, di ba? O, para manatili kang gising. Yung mga nagkakasino dyan, di ba? Eh, kailangan gising yan. Kaya, ano yan, sumisinghot ng cocaine. O, ngayon, mga kaibigan, marami dyan. Itong pangkat ni Robin Padilla, sila rin daw. Ha? Kasi publicity yan eh. Ha? Eh, saan kanino nagpa-drug test? Yun ang tanong. Si Vice President Lenny Robredo, eh, wala siyang masyadong, ano dyan eh, wala siyang masyadong pagpapahalaga o walang importansya masyado sa kanya yung drug testing. Dahil unang-una, sabi niya, eh, ano yan? Eh, siguradong hindi ako yan. Di ba? O, yung tinutukoy doon.
na sinasabi ni Presidente Digong Nyo. Dapat si Digong Nyo, yan ang magpa-drug test. Pero alam natin na magpa-drug test man yan, questionable ha? Yung magiging resulta. Bakit? Kaya nilang impluensyahan ang anumang agency ng gobyerno rito. At walang agency ng gobyerno, patayong nakikita ngayon, hanggang sa mga oras na ito, na magtatapat, hindi ho ba, yung gagampanan ang kanilang tungkulin na kung ano yung kanilang findings, ilalabas nila. Wala eh. Ang nakita natin, yung mga umalis na sa gobyerno, yun lamang ang nakapagsasalita. Hindi pa lubusan. Halimbawa, yung si Parlade, yung General Parlade, di ba? Kailan siya nagsalita? Nung wala na siya. Sabi niya, ito nagpapatakbo ng gobyerno, si Bongo. Yan pala nagpapatakbo, hindi yan na nag-uutos din sa'yo. Di ba? Nasinunod mo. Kung hindi pa election ngayon, gagamitin mong dahilan para sumirko, di ba? Dapat sinabi mo na yan nung nakaupo ka pa. Ibig sabihin, si Bongo lahat yung nag-utos sa'yo, di ba? Ng mga pinagagawa mo. Ngayon, wala hong credibility. Sabi ko nga sa inyo, sa mga nakaraang pagkakataon, meron naman dyan nagpa-drug test, hindi naman sila suspect So, kahit ilabas nila yung kanilang resulta, baliwala rin naman yun, di ba? Hindi namang malaking issue yun, mga kaibigan. Ang malaking issue, kapag ito mga suspected, nag-negatibo. Alam nyo kung bakit? Nabasa ko yung ilang mga maiiksing pahayag Paano mo malalaman yung mga gumagamit ng cocaine? Gumagamit ng droga. Cocaine, pati yan shabu, halos magkahawig lang yata yan . Yung isa cocaine, yung isa synthetic na cocaine. Ngayon, yung pagpapatesting pala. Halimbawa, gumagamit ka ng shabu o kaya ng cocaine. Lalo cocaine kasi yung explanation na briefly nabasa natin, ine-explain doon o pinapaliwanag doon kung ilang araw tumatagal sa katawan ng tao yung para ma-detect kung ang isang tao ay gumagamit ng cocaine. Meron lamang certain period araw lang Meron yata 4 na araw Depende, mga kaibigan. After 4 days, pansamantalang mawawala yan sa sistema mo. So, ang sabi ni Vice President Lenny Robredo, ito ang credible. Dapat, ito ang kapanipaniwala. Kaya malalaman mo yung totoo sa hindi totoo mga kaibigan Ano sabi ni Vice President Lenny Robredo? Yan anya, kung gusto niyo mag-testing, dapat at random yan. Hindi ba? Hindi yung ini-schedule mo. Hindi ba yung mga pulis dati nung kasagsagan itong patayan sa drug war, yung tukhang. Ang daming pulis na suspected na gumagamit, no? At para malaman mo kung sino-sino itong mga pulis na ito, hindi ba nagsagawa sila ng random testing? At doon sa random testing na ginawa, mga kaibigan, doon natuklasan kung sino-sino yung mga pulis, di ba, na gumagamit. Meron nga nagtago di ba? May nagtago, merong, kasi yung una, nag-i-schedule sila, hindi sumisipot, di ba? Hindi sisipot. Doon sa araw ng testing, magtatago muna para antayin niya na mawala sa sistema niya yung trace
ha, yung bakas ng ano na iniwan ng drogang ginagamit niya, di ba? Oh. Yan, ginawa yan at random. At yun naman talaga ang dapat na maging proseso, di ba? At saka, alam nyo, kahit random testing yan, sabihin niyo, hindi pwedeng hindi malaman nung ite-testing, lalo na kung ang ite-testing mo rito, kandidatong presidente, eh baka malagay sila sa alanganin. Takot siya mga yan eh. Ha? Itong mga ito, takot, mga pulis. Kita ninyo, hindi iniimbestigahan si Bongbong. Bakit? Eh baka makadisgrasya yan eh, di ba? Oh, eh malay mo, masira ulo ng mga butante, tuluyan, di ba? Iboto yan si Isko, iboto yan si Bongbong, iboto yan kung sino-sino, si Pacquiao, di ba? Eh si Pacquiao nga, umaaming, gumamit siya ng droga eh. Ito, mga ipokrito tong iba eh. Ha? Ayaw aminin eh. Mga kaibigan eh, nagpapanggap eh. Na sabi nyo isa oh, eh ako niya eh, naniraan sa isang challenging na panahon, lugar, ha? Ibig niya sabihin, doon sa lugar na atin, sa Tondo, tatapating ko na kayo, yan si Isko, di ba? Hindi ka naman sa Tondo pinagsususpechan eh. Mga kaibigan eh, di ba? Eh, ngayon, yung credibility po, napaka-importante. Iyan yung matagal na nating sinasabi na kung bakit ang mga Pilipino hindi tumitingin sa credibility. Ha? Yung credibility, kailangan yan sa track record ng tao. Di ba? Yan ang nagpapatunay eh. Kung ang isang tao ay kapanipaniwala o hindi eh. Di ba? Sa kanyang mga ipinapangako base sa kanyang track record. Eh walang credibility ang mga institution dito eh. Sira eh dahil sa nakukurap eh. Pangalawa, especially ngayon, nasa political season tayo, marami ang hindi gagalaw dyan at hindi nila gagampanan ang kanilang tungkulin bilang ahensya ng gobyerno kahit alam nila na ito ay positive, pwede nilang palabasing negative yan eh. Hindi ba? Bakit? Nakikisama sila eh. Baka sakali yung kanilang pagsisinungaling, mga kaibigan, pagtatakip sa katotohanan, eh magkaroon ng ano yun, ng premyo pagdating ng oras. Sino man ang manalo dyan sa mga kandidato, mga kaibigan, ay pwede silang makakuha ng pabor. Di ba? Yun ang inaasahan nila. Magtataas sa kanila sa pwesto, mabibigyan ng mataas na pwesto, magandang tungkulin, di ba? Ganyan po yan eh. Kaya walang credibility yan, testing na yan eh. Mga kaibigan, lalo na kung ikaw ay subject ng suspicion, kung ikaw ay pinaghihinalaan, kung ikaw ay pinagdududahan, ha? Dahil nakikita sa mga kilos at galaw nyo. Nagtanong nga tayo eh, ano ba yung epekto niyang cocaine na yan sa tao? Ba eh, yung tao, kapag ka very confident yan, nakita mo at akala mo tiwalang-tiwala sa kanyang sarili, magduda ka na. Ha? Yung hindi mo dating nakikitang personality niya na tiwala siya sa kanyang sarili, ay mga kaibigan, bigla eh naging ganon ang kanyang personality, yung very confident sa kanyang mga sinasabi kahit hindi siya nagsasabi ng totoo, eh pag pinakinggan ng pangkaraniwang tao na hindi nag-o-observe, eh maniniwala sa kanya dahil sa kanyang taglay na confidence, at ito ay dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na droga, yung cocaine. Natanong ko eh, yung mga kakilala natin sa Amerika eh, nakachat ko eh. Ano ba kako ang kwan yan? Ang epekto sa tao niyang sumisinghot niyang cocaine. O yun, sinabi nila na yung papalakas ng iyong confidence, ha?
ng nagpapataas ng iyong moral. Oh, kaya huwag kayong bastang maniniwala, lalo na yung mga pinagdududahan, hindi ba? Kapag nagsalita. Ngayon, pero pag tumagal ho yan, pag tumagal daw yan, nawawala yung ano na yon, yung confidence na yung gumuguho din yun. At nagiging dungo. Oh, yung tao, ha? Mga kaibigan. So, ano ang dapat na matagal na nating sinasabi? Kasi nga, hindi katiwa-tiwala ang mga drug testing dito at meron ng mga pinaghuhugutan tayo sa sinasabi natin yan dahil ginamit na yan drug testing sa mga driver, di ba? Nagmamaneho. O maraming nahuli. Ganun din ang dun din natin na patunayan na nagsusumiti sila ng ibang ihi dahil hindi naman interesado yung mga accredited na drug testing centers, di ba? Na inaccredit ng gobyerno para mag-undertake ng testing, mga kaibigan. Hindi sila interesado, kaya yan eh positive, gumagamit. Hindi sila interesadong malaman yun. Interesado sila sa ibabayad nun. Oh, hindi ho ba, mga kaibigan? Parang dito sa atin, yung mga butante, pag kami nabistong magnanakaw, nagagalit-galitan yung marami, nakikighalo sa galit, di ba? Nakikigalit sila. Pero subukan mo, bigyan ng pera ng sinasabing magnanakaw yan, kukunin din yung pere. Galit lang siya dun sa magnanakaw, pero dun sa pera ng magnanakaw, eh hindi siya galit. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kaya sabi nga natin eh, kung talaga susugpuin nyo yung droga, sugpuin nyo para lahat wala na makapagdroga. Lasunin nyo yung droga. Tapos bayaan ninyong ibalik nyo sa akuan sa mga nagtitinda ng droga. Ay, mga nagtutulak. Oh, pagka binenta nila yan, yung mga customer nila mamamatay. Di ba? Kasi humitit niyan eh. O ano kasalanan ng pulis doon? Wala kayong kasalanan. Di ba? Eh hindi. Bakit hindi nila gagawin yun? Eh kasi alam nyo na. Ha? Oh, your guess is as good as mine. Sabi nga sa English. Ha? Mga kaibigan. Observation dito galing sa Amerika. Ha? Sinasabi niya, out of the blue, a result of your drug test came out. Ang pinatutungkulan niya rito si Bongbong Marcos. Ha? Oh, there were many questions asked rather than believe your negative results. Was it influenced by money or gold? Was it really your specimens? O kita ninyo, ha, mga kaibigan, kasi nabibili yan testing eh. Di ba? Hindi naman interesado yung nag-drug test kung positive ka, negative ka. Hindi. Interesado sila sa bayad mo. Di ba? Profit-oriented yan eh. Mga kaibigan, negosyo yan eh. Oh, so, pag negosyo, ang target niyan, pera mo. Hindi naman sila otoridad eh. Hindi ba? Ina-accredit lang sila eh. Oh, ngayon, ang sabi, yan ba'y dahil sa pera? O dyan sa sinasabi ninyong ginto? Oh, yan ba ay tunay na specimen galing sa'yo? Was the procedure and process of testing duly followed? Nasunod ba talaga ang procedure at proseso sa testing? Was it examined by a duly licensed and competent examiners? Yan ba talaga ay isinagawa? Eh, hindi nga eh, kasi nga kung lisensyado lang, wala yan. Eh, yun ngang government agency mismo, walang credibility. Eh, di lalo na yun,
Di ba? In public service, what is important is your transparent dealing with your people. Eh, hindi lang transparency ang importante, ha, sa pakikitungo mo sa iyong mga mamamayan. Kung hindi, ang pinaka-importante po dyan, mga kaibigan, eh yung ano, yung sinsiridad ng tao, di ba? Yung pagiging makatotohanan ng isang tao. Oh. This is especially true if you are gunning for the highest position of the land. Ito ay anyay totoo kung ikaw ay tumatakbo sa pinakamataas na posisyon. Your government must always be transparent to the Filipino people. If you are sincere with the Filipino people, you should have personally submitted your specimens to the PIDEA. Eh kahit sa PIDEA, naniniwala pa ba tao dyan? Eh Dangerous Drugs Board na nga eh. Di pa naniniwala eh, PIDEA, ha? Drug testing. Kasi nga po, napakaraming factor na dapat nating maintindihan. At una bes, yung mapatunayan ka man na positibo ka sa paggamit ng droga o gumagamit ka talaga ng droga, baliwala naman yun eh. Ha? Ano magiging kaso mo ron? Sana kung automatic disqualified ka. Ha? Hindi eh. Hindi lang sila aamin. Magsisinungaling lang sila. Lalo na si Bongbong, eh, meron siyang record ng pagsisinungaling. Alin, sa Amerika, ganyan. Wala ka na. Tapos ka na. Di ba? Wala ka na eh. Kung magsinungaling ka eh, yun na ang katapusan ng iyong karera sa government office, mga kaibigan, sa politika. Tapos ka na. Magsinungaling ka. Sa Japan nga eh, ang kanilang ano ron, ha? ang kanilang sinasabi, alam mo anya, yung maliit na kasinungalingan at saka malaking kasinungalingan, parehong kasinungalingan 'yan. Pag ikaw nasa government office, pag kinwestiyon ng iyong pagkatao, walang there is no such thing as white lies doon po sa kanila. Yung pagsisinungaling mo, ginawa mo sa ikabubuti, wala noon. Pag nabuko yun, nagsinungaling ka pa rin. Oh, mga kaibigan, yung sinungaling kasi dito naman sa atin, ang tawag sa sinungaling dito sa atin, eh kapatid ni o tatay ni Bongbong. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang sinungaling anak ni Digong nyo. Pwede rin yun, di ba? Mga kaibigan. Siya rin eh, nagpa-drug test din daw siya. At sila raw eh, positive. Mga kaibigan, oh. Padala niyo yung buhok niyo, sample. Dapat ang kukuha, mas maganda yung kalaban niyo sa politika kukuha, di ba? Bubunot ng buhok niyo. O, halimbawa, sino ba kalaban mo? Sige, bumunot ka ng buhok ni Sarah. Lagay mo rin sa plastic. Yan. Di ba? Ito, kalaban ni Bongbong. Sa pagka-presidente, bunutan mo siya ng buhok. Si Bongbong naman, bubunot sa buhok ni Vice President Robredo. Di ba? Nang isa, kukuha siya ng isa. Yun namang kalaban ni Sara sa vice-presidente, ang kukuha ng buhok niya. Siya naman ang kukuha ng buhok doon sa kalaban niya. Sa tatay niya, kunin niya na rin. Di ba? Siya na rin ang kumuha.
para ipadala ron sa ibang bansa, ha? At isailalim sa DNA testing. Kasi nung araw, yung yung sino ba yung si Napoleon Bonaparte yata eh. Sipin mo, gaano katagal na, ilang daang taon ng patay yun. Pero tinesting, ang natuklasan ang ikinamatay nun eh, sipilis eh. Mga kaibigan eh. Di ba? Bakit? Dahil sa DNA. Oh, di ba? Kalansay na yun, di ba? Oh, pero kumuha lang ng buhok. Oh, pagkatapos eh, isinailalim sa DNA testing. Ayun, natuklasan. Ang tunay naging sanhi ng pagkamatay niya eh yung sakit na sexually transmitted disease, di ba? Na kung tawagin ay syphilis. Oh. Sipin ninyo, kasi noong mga panahon na yung siguro, wala pang gamot doon, di ba? Kaya si Napoleon Bonaparte, medyo may pagkabaliw yun eh. Kasi daw yung syphilis, nakakabaliw yan. Ha? Nakakasira ng ulo, umaakyat yata sa ulo yung sakit na yan, kaya nababaliw yung nagkakasakit ng syphilis. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang laban ho ni Vice President Robredo, hindi niya laban yan. Laban natin yan, mga kaibigan. Pagka nagtagumpay siya, ang magtatagumpay po ay tayo. Bibihira na rin ang katulad niyang tumataya. Isipin ninyo, maganda ang kanyang record. Mabait siyang tao, mabuti siyang nilalang. Mga kaibigan, pwede naman niyang isang tabi ang pangarap niya, di ba? Ang mga anak niya ay okay na lahat yan, di ba? Isa na lang ang nag-aaral pa hanggang ngayon, di ba? Pwede niyang ano yan eh, talikuran na yung politika, lalo na nung pagkatapos na ng mga pambabastos, paglapastangang ginagawa hanggang ngayon sa kanya. Pwede niyang kalimutan niya, kaya lang tumataya na rin siya para sa ating bansa at sa ating mamamayan. Huwag nating iwanan ang mga taong ganyan. Di ba? Ang sabi nga ng isang ama ng bansang Amerika, si Abraham Lincoln, "Stand with anybody that stands right." Di ba? Manindigan ka kasama ng isang taong marunong manindigan sa tama. Ha? Stand with him while he is right. Habang siya'y naninindigan sa tama, manindigan kang kasama niya. Ha? Pero, pagka mali ang ginawa niya, kamukha nitong nakaraang itong administrasyon ngayon, nanindigan tayo kasama nito. Pero nung mali na, umalis na tayo sa paniwalang yun, sa katarantaduhang yun. Kamukha rin kay Marcos, mali na, umalis ka na. Hindi ba? Huwag ka magbabad. Ang dami nilang sinasabi sa akin. Puro daw ako expose, investigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero, kung walang lalaban sa katiwalaan sa gobyerno, walang magre-reklamo, walang mag-expose ng mga korap na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos, pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tukulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan, ang mulat sa katotohanan, nagre-reklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito,
hindi ako nawawalan ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yun, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ay walang nang aapit ang... Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi! Art Tugate! Mamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Kaibigan, ang bawat kaibigan.